Habang hindi pa opisyal na bumabalik ang pambansang liga, kasalukuyang lumilibot ang PBA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang mabigyan ng pagkakataon ang Pinoy hoop fans na masilayan ang kanilang mga paboritong koponan. Bukod dito, ano pa nga ba ang saysay ng PBA on tour? Yan ang malalaman natin sa ulat ni Rafael Bandairel. Hindi muna magbabalik ang PBA hanggat hindi natatapos ang FIBA Basketball World Cup kung saan isa ang Pilipinas sa mga host countries ng prestihiyosong torneo. Habang hindi pa opisyal na nagbabalik ang liga, kasalukuyan nitong lumilibot sa Metro Manila para sa PBA on tour. Ika ni PBA Commissioner Willie Marcial, dalawa ang hangarin nito. Yung PBA tour para sa mga fans, para makita nila ang basketball ulit, ang PBA, to in-open ko sa mga amateurs basta nagpaalam sila sa UAAP, sa mga liga nila at sa eskwelahan nila para makita na sila. Para ang daming collegiate players na nag-excel doon ha, na hindi ko kilala. Biglang, uy, sino to? Tigaganto po yan, tigaganto. So doon pa lang makikita na sila para madali silang ma-draft. Dagdag pa ni Marcial, mapapadali din umano ang drafting process para sa ilang mga collegiate players na kalahok dito. Coachable ka ba? Okay ka ba sa mga players? Hindi lang naman yung galing mo eh. Talagang yung chemistry ang hinahanap mo. Samantala, taos-pusong pasasalamat din ang ipinahatid ni Marcial pagkatapos niyang makatanggap ng isang term extension bilang PBA Commissioner kamakailan. Una, nagpapasalamat ako sa inyong mga media. Kasi kung wala din naman kayo, hindi mabubuhay ang PBA. 3 years, so sana matulungan pa rin niyo ako. Mga fans, media, mga players, coaches, na mapagpatuloy pa rin natin ang PBA. Talaga naman, ang sa totoo, galing talaga sa puso, fans ang bumubuhay sa amin. Nagtapos ang 2023 PBA Governor's Cup noong Abril at muling aarangkada ang Commissioner's Cup sa Oktubre. Rafael Bandairel, PTV Sports.